Hello everyone, welcome back to my channel. This is GTA para sa development update na pag-uusapan natin. So, at this video ay pag-uusapan natin ang planong pagtatayo ng bakong international airport at ano na ba ang update sa project na ito. Since I'm from Dumaguete City, so I'm very concerned about this project dahil magdadala po ito ng economic development sa lugar na pagtatayuan ng proyekto. Matandaan natin na noong March 2021, kasama si DOTR Secretary Arthur Tugadi, si then President Rodrigo Duterte ay pinangunahan ang inaugural ceremony at unveiling of the marker of the development projects sa Dumaguete City. So, sa kanyang keynote address, ang dating Presidente Duterte ay pinasalamatan ang Secretary ng DOTR na si Arthur Tugadi at ang Civil Aviation Authority ng Pilipinas na na-realize ang kailangang improvement and rehabilitation sa airport, lalong-lalo na ang airport ng Sibulan kahit na maraming challenges dahil sa pandemic. So, he assured the Filipino people that the government is fully committed to complete all the much needed projects ng bansa on time at mabilisan, na hindi ma-compromise ang convenience ng publiko at ensure ang integridad at honesty, no? Yan ang sabi ng ating presidente. I assure our people that we remain committed to finish all infra projects on time and fast within my admin, with the least inconvenience to the public and with strict adherence to honesty and integrity. Corruption has no place here. So under the Duterte administration, ang Dumaguete po, ang lalo na ang airport ay nakapag-accommodate na siya ng nighttime flights na dati hindi ito nagagawa ng Sibulan Airport. And in the coming years, upang masuportahan ang growth ng Negros Oriental sa traffic, tourism, and trade, ang new Dumaguete Airport would be constructed in Bakong Negros Oriental. Ito ang sabi ni DG Sin Jongko. Dinagdagan pa ito ni si Jongko, ang Department of Transportation and Civil Aviation Authority of the Philippines collaborated in the comprehensive transformation of the airport as heralds of the massive build infrastructure program of the Duterte administration. Now and more than ever, the traveling public of this great and beautiful province would enjoy a more convenient and safe airport. So yan po ang unveiling ng plan to build an airport, a new airport. Actually, it's an international airport sa Negros Oriental. In fact, sa latest update, ang budget for land acquisition ay na-download na ng Municipality of Bakong na nagkahalaga ng around 300 million para sa mga lupa, may-ari ng lupa na masasagasaan sa itatayong airport. Ngunit, no, si Congressman Tevez nito lang September 13 ay medyo nagkaroon ng tantrum dahil hindi nga napundohan itong Bakong airport para sa 2023 national budget. So sabi niya na meron daw favoritism sa allocation ng budget, no? So dahil sa time ng House Committee on Appropriation hearing sa plan budget ng Department of Transportation para sa 2023, ay tinaas ni Congressman Tevez ang concern na ang proposed na pagtatayo ng Bakong Airport ay hindi binigyan ng funding sa ilalim ng 2.5 billion proposed allocation ng ahensya para sa airport construction and rehabilitation. So,
Ayon naman sa DBM o Department of Budget and Management, Director Maria Crescencia Sunga, the DOTR proposed a 1.4 billion budget upang mapagpatuloy ang site acquisition ng Bacong Airport. Ngunit hindi ito kinonsidera dahil kulang daw ang mga dokumento na isusuporta sa kanilang plano. The proposal of 1.4 billion was not considered because it is lacking in supporting documents. Yun ang sabi ni Sunga. Pero si Tebes, Congressman Tebes, ay hindi tinanggap ang sagot ni Sunga. So, hiniling niya ang committee na i-defer ang deliberation ng 2023 budget sa DOTR. So, sabi niya, kung may kulang, dapat hiningi nila. Ganito na lang, kung ganon, I move that we defer the budget of the DOTR hanggat maayos nila ang Bacong Airport. Kasi sabi niya, hindi pwede, unfair daw. So, hindi natin alam kung ano pa ang ibang usapin na kung bakit hindi, bakit nagkulang sa documents. So, hindi, wala namang binabanggit dito. So, again, pa sinabi ni Congressman Tebes, ngayon akala ko ba importante ang airport? Bakit walang budget ang Bacong Airport? Anong sistema yan? Ano ba ito? May paborito? May pinabayaan? So, hindi natin alam kung anong nangyari. Kasi yun naman ang sabi ni Sunga na kulang sila sa documents to support the plan. So, in fact, nagkaroon nga ito ng medyo issue dahil ang then-governor, Ruel Ragay Digamo, ay ayaw niyang ipatayo ang airport sa Bacong kundi gusto niya doon sa Tanhay. So, nagkaroon ito ng medyo discussion. So, ngayon, hindi natin alam kung masisimulan ba ito next year dahil wala nga ang allocation ng budget. Kung sa bagay, ay hindi naman ang ganitong mga malakihang project po ay hindi naman ito agad-agad, no? So, ang ganitong mga projects ay kailangan talaga ito ng proper na pag-aaral, lalong-lalo na po sa mga dokumentong kailangan na matuloy ito at mabigyan nga ng pundo dahil malaking tulong ito sa mga kabuhayan ng mga tao. So, magbibigay ito ng trabaho at mga businesses sa lugar na kung saan itatayo ang airport. So, yun lamang po ang update sa Bacong airport na wala po siyang allocated na budget for the next year. So, hindi pa ito masisimulan next year, baka 2024 pa ito. Or, di natin alam. Abangan lang po natin, basta yun ang programa, matutuloy po ang planong pagtatayo ng airport sa Bacong. So, yun lang, may mga kailangan lang na mga papeles siguro na kailangan i-supply upang mabigyan na ito ng kaukulang budget para masimulan na, no, ang development ng Bacong International Airport. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, kung gusto mo ang ating content, you are free to subscribe. Thank you and see you in the next video.